Sup mga kabayan, kamusta kayo dyan? So pag-uusapan natin ngayon yung usapang primadonas, yung mga nangyari last Friday. So yung mga nangyari last Friday is talagang negative nga talaga yung results, nung DNA results ni Mai. So napag-desisyonan ni Jaime sa kani Lady Prima na totally mahihiwalay na sila or whatever. Kumbaga, wala nang dapat communication sa magkakapatid at kay Lilian. Pero hindi pumayag itong si Donalyn sa si Ella. Kasi nga naman, mahirap nga naman talaga in real situation na yung kinilala mong kapatid at yung kinilala mong nanay, although a surrogate mother lang itong si Lilian, is masakit pa rin kasi nga iba pa rin yung pagmamahal na binigay ni Lilian at saka ni Maye bilang isang ate nila. Kaya kung makikita nyo na teasers o yung patikim nila na abangan is talagang pinipigilan nila yung pag-alis ni Lilian saka ni Maye. Pero naghabili nito itong si Lilian na magpapakabait sila para hindi sila mapagalitan ni Lady Prima at ni Jaime. Pero talagang pinipigilan talaga nitong dalawang magkapatid. Kasi yung mga previous sa patikim nila o teasers is parang pinigilan yata ni Jaime na huwag na kayong umalis at sasabihin niya na titira na sila doon sa mansyon kasama yung dalawang bata. Ang mga katanungan ngayon is syempre titira na ngayon si Lilian doon sa bahay at kasama na din si Maye. Ngayon, sa tingin ko lang ha, kasi may mga pinapakita na may binabalak na naman itong si Kendra, na kung saan is papasabugin niya. May magaganap na naman na pagsabog. So, ibig sabihin, hindi pa rin siya nakontento, ha? Talagang yung from the start pa lang nung primadonas, nung sa bahay nila Maita, sinunog niya. Tapos, yung unang bahay nila Lady Prima, nasunog na, kaya naging white na ngayon yung bahay nila eh. So, baka pasubugin na naman niya. Para masolo lang talaga yung kayamanan. So, medyo talagang masasabi natin na talagang lumulusot talaga yung kontrabida. Malusot, talagang mala sa pusa yung mga rason nila, yung mga acting nila. So, kawawang-kawawa talaga yung bida dito. Pero nagtatanong-tanong na din sa sarili ni Mai kung sino nga ngayon yun, nanay at tatay niya. So malaking katanungan yun. Kasi hindi naman nila pinapakita, pina-flashback pa eh. Yung pwedeng gawan kasi ng istorya ng director eh na bago nag-surrogate mother itong si Lilian is it's either may nagkaroon siya ng relasyon or may nangyari sa kanya before inilagay yung surrogate, yung specimen sa kanya. Pero ang katanungan dyan, siyempre malalaman naman ng doktor kung may something in kwan na. Ibig kong sabihin, buntis na si Lilian nung panahon na ilalagay ng specimen sa kanya. Malaking katanungan pa rin eh. Kasi nga, sa trailer, sinasabi doon na talagang hindi nila kapatid niya si Maye. At in the long run, is malalaman ni Lilian na talagang si Maye is talagang anak niya. So ngayon, paano ngayon magiging primadonas itong si Mai? Yun na lang ang abangan natin. At
kung kailan malalaman ni Maye at malalaman ni Lilian na kung talagang sila nga yung magina. Kasi nakalagay na talaga doon sa kung napanood niyo yung buong summary nung Prima Donnas is nakalagay doon eh. Yan, may narrator ngayon eh na nagsasabi yung buong kwento ng Prima Donnas pero may mga twist na mangyayari. Ewan natin ang mangyayari. Pero sa Lunes, January 27 is yun nga, makikita natin na madami pang plano si Kendra na gagawin para talagang gusto nila talagang halos, gusto nila talagang masolo yung kayamanan or mana mapupunta sa kay Brianna talaga na peking Donna Marie nga. At abangan na lang po natin yung mga susunod pang kabanata. Teasers nga po, hindi po natin alam. Kaya patikim nga lang po. May mga nagko-comment na mali naman yung teasers mo, mali naman yung mga sinasabi mo. Eh, teasers nga po eh, yun nga po yung napapanood ko eh, interpretation ko lang po sa mga napapanood ko or nakikita ko. Kasi hindi naman natin alam yung karugtong eh. So, ibig sabihin, haka-haka yung mga mangyayari. Kaya nga po teasers eh. Kasi yung mga, kumbaga, patikim. Kumbaga, interpretasyon natin sa mga susunod. Madaming mga twist dito sa Prima Donnas. Kaya talagang inaabangan din. At madaming nainis. Talagang mga viewers. Kasi pansin ko sa mga comment, is madami talagang nainis. So, actually, mga kabayan, is nagte-teasers na din po ako ng Make It With You. So, abangan nyo po din yung mga teasers ko. Maganda po din yung kwento niya. A love story. After that, nagkagalit sila. Ganun yung kwento. At sinimulan ko na din po yun, A Soldier's Heart. So, medyo maganda din po yung istorya nun. Yung A Soldier's Heart. Na kung saan si Gerald Anderson is isa siya doon na sundalo. Pero actually, kung napanood nyo yung impisa nun, is anak siya nung other side na nalusob ng group noon ng mga sundalo. At batang-bata pa siya noon, kaya kinuha siya nung sundalo doon na naging parents niya. So, twist din yon kung kailan niya malalaman yung kapatid niya at nanay niya. Kung makikilala pa ba niya yung nanay at kapatid niya. At binabalak ko din pong i-teasers yung si ang anak ni Waray at ang versus anak ni Biday. So, actually, itong anak ni Waray at versus anak ni Biday is remake na din po eh. Based sa research ko is ginanap na nila itong 1984 yata na ito na pelikula. Pero ito, bibigyan nila ng konting twist kasi nga gagawin nilang teledrama. So, sana po huwag po kayong magsasawang suportahan itong channel ko sa lahat ng gagawin kong teasers. At may mga konting kwento din po dito bilang isang overseas Filipino workers dito sa Europa is nagiging hobbies ko po itong paggawa ng mga teasers at sana suportan niyo po ako. 17,000 subscribers na po tayo at still growing po at maraming salamat po sa inyong suporta. At lagi ko pong sinasabi na kung bago ka lang dito sa channel ko, i-click mo na yung subscribe button at bell button para updated ka sa mga bago kong uploads. At huwag mo na din kalimutang i-click, i-like, i-share at mag-comment ka sa baba. So maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat at lagi po kayong mag-iingat dyan. Stay positive lang po tayo lahat. Katulad ko ay sa nagiging relax ko bilang overseas Filipino worker dito sa Europa is nag-YouTube. So sana po suportan nyo palagi at ito po yung stress reliever ko dito sa paggawa ng mga teasers din po. So,
Again, God bless at maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayong lahat and proud to be overseas Filipino workers. God bless po.